Tila malabong mabaliktad ng Kongreso ang pagbito ng Pangulo sa dagdag na pensyon ng mga miyembro ng SSS. Pero pinag-aaralan naman daw ng SSS ang pagbibigay pa rin ng mas magandang benepisyo sa lahat. Nakatutok si Mariz Umali. Marami ang nadismaya nang ibito ni Pangulong Noynoy Aquino ang panukalang 2,000 pisong dagdag sanang pensyon sa mga retiree ng SSS. Maaari pa rin sana itong matuloy kung i-override ito ng Kongreso sa boto ng 2/3 ng mga miyembro nito. Pero mukhang hindi ito mangyayari. No, firstly, let the House act on it. Ayon kay House Speaker Feliciano Belmonte Jr., sa halip na override, mas mainam daw isa batas ang panukala magbibigay ng kapangyarihan sa SSS na itaas ang pensyon kahit daw 1,000 piso. Naipasa raw ng Kamara ang bersyon nito ng panukala. Kailangan na lang daw na magpasa rin ang Senado ng counterpart bill. And I have mentioned this to Senate President Drilon. Pasahan na niyo yung second bill ako. At 500 yung bigyan natin, 1,000 at least. Pero ayon sa pamunuan ng SSS, di pa rin kakayanin kahit ang 1,000 peso pension increase. Sabi ng namin 56 billion pesos ang 2,000. Sabi na lang natin 1,000. So anong gusto sabihin nun? 28 billion pesos pa rin ang kailangan ng sistema. Ang gusto sabihin ho, imbis na 13 years or 15 years ang kakainin ng 2,000, half of that, mga 7 years. So hihiksi ang buhay pa rin ng SSS. Ang pangambang mabangkarote ang SSS sa taong 2027 kung ipatutupad ang 2,000 pisong dagdag pensyon ang dahilan kung bakit hindi pinayagan ni Pinoy ito. Aminado ang SSS na mababa nga raw ang pensyong ibinibigay nila. Pero ito raw ay dahil napakababa rin naman daw ng kontribusyong hinihingi nila. Kung tutuusin, hindi na raw lugi ang mga miyembro ng SSS. For every 1 peso contributed by the minimum contributor, they receive 15 pesos. That is a 9.5% annual return for 30 straight years. Kahit pa nasa may 33 million ang lahat ng miyembro ng SSS, nasa 12 million lang sa mga ito ang actively paying members sa ngayon. 75% pa ng lahat ng mga miyembro nasa informal sector daw na hindi naman kaya makapagbayad ng kontribusyon kada buwan. Iisang buwan lamang nagbayad ka ng SSS, miyembro ka na. Ang tinatanong lagi sa amin, improve collection efficiency. Sinong kukolektahan ko? Ang mga taong walang kakayahang magbayad? Hindi ba anti-poor yun? Pinag-aaralan naman daw ng SSS ang pagbibigay pa rin ng mas magandang benepisyo sa lahat. Pero sa ngayon, kung gagawin yon ay may kapalit na dagdag kontribusyon o di kaya'y palalawigin ang retirement age, magbabawas ng ibang benepisyo ang miyembro o di kaya'y mas malaking subsidiyang kailangan mula sa gobyerno. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras.